Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa, bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Alright, sayang magandang hapon mga kaibigan. As usual, napakainit pa rin ang ating klima. Summer na summer pa rin tayo, pero sing init din ng ating temperatura, mga balita na inyong mapapakinggan o mapapanood sa Radyo Mindanao Astig. At ito po nyo, balingkod, alasito, at marami na naman tayong pag-uusapan. Iba't ibang issue. Pero bago tayo magsimula, tayo muna natin batiin yung ating mga tagapakinig sa Zamboanga City, dyan sa City Hall. Nakasubaybay daw sa atin itong grupo ni Mayor Bing Climaco, yung number one dyan sa Zamboanga City. Kaya naman ini-endorso. Ako, ini-endorso ko personally itong si Bing Climaco, mga kaibigan, na tumatakbong re-electionist sa Monday na yung eleksyon, at huwag niyong kalilimutan at Zamboanga, si Mayor Bing Climaco, boto ninyong muli kung gusto niyo ng tunay na pagbabago dyan sa Zamboanga City. At syempre yung kusog-tausog party list, huwag niyo rin kalilimutan dyan sa man kayong bahagi ng Pilipinas, yung kusog party list, dahil yan ay talagang nakatutok sa welfare ng mga Muslim at Kristiyano, yung kusog tausog party list. At syempre sa Zamboanga pa rin si congressional candidate Wendell Soto. Yan, napakagaling niya, mga kaibigan, iboto ninyo. Nire-recommend akong iboto ninyo si Wendell Soto for congressman. At sa city council, tumatakbo si Ricky Lim. Magaling yan, mga kaibigan, si Ricky Lim, at pakakatulong sa Zamboanga kung sakali siya ay mahalal bilang konsehal dyan sa naturang lunsod. At gayon din si Jerky Valesco. Si Jerky Valesco ay kilalang napakasipag, tumatakbo rin sa pagkakonsehal. At sa vice mayor, ang ating napili ay si Meng Agan, si Romel Agan, anak ng dating alkalde na si Vitaliano Agan. So ini-endorse natin si Romel Agan bilang vice mayor. Okay. At syempre sa Basilan Province, isang magandang hapon sa inyo lahat. At ganoon din sa Tawi-Tawi at sa Sulu. Si Sakurtan, mga kaibigan, si Dr. Sakurtan ay tumatakbong gobernador ng Sulu. Huwag din yung kakaligtaan na ihalal o iboto itong si Sakurtan. Napakasipag dyan, mga kaibigan. Isang pilantropo at respetadong politiko, hindi lamang sa lalawigan ng Sulu kundi sa buong Mindanao. Kilalang kilala itong si Dr. Sakurtan. Ang pangalan niya ay si Datu Shabandar Abdu Sakurtan. Tumatakbong gobernador sa lalawigan, mga kaibigan. At sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte, isang maayong adlaw sa tanan. At sa iba pang bahagi sa Davao Region, marami nakikinig sa atin dyan, mga kaibigan. At sa Cotabato, yung ARMM ay nakasubaybay din sa atin. At siyempre, nais namin pasalamatan yung aming mga fans na patuloy na sumusuporta sa programa ng Radyo Mindanao sa Visayas, Mindanao, sa Luzon, at siyempre sa buong mundo, dahil tayo napapakinggan
sa MindanaoExaminer.com. Yan ang aming producer, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Kaya tayo abot na abot saan man lupalop ng mundo na kung saan ay may mga OFW. Yan. Okay, lalong nagiging masalimuot, mga kaibigan, ha? Yung matrix na inilabas nitong si Presidential Spokesperson Salvador Panelo na nag-uugnay sa iba't ibang media groups, sa mga iba't ibang personalities, sa umano'y conspiracy upang i-destabilize ang pamahalaang Duterte, yung Aus Duterte Matrix version 2. Meron pang version 2 dahil nung version 1 nila puro mga yung mga media organizations lamang yung kanilang nililink. Ngayon nung lumabas itong nagpakilalang si Bicoy, si John Mel, mga kaibigan, Advincula, Peter Jumel Advincula, na nagsasabing siya si Bicoy ay naglabasan na rin tong matrix ng Malacanang. At alam nyo ba, pati yung ating weightlifter na si Heidelin Diaz na taga Sambuanga yan, mga kaibigan, na damay. Lumabas din yung pangalan niya sa matrix na inilabas o na ipinakita nitong si Panelo sa kahapon sa isang press briefing sa Malacanang. Hindi lamang si Heidelin Diaz, yung gold medalist natin sa weightlifting, kundi pati yung TV anchor, yung television anchor, TV anchor ng ABS-CBN na si Gretchen Ho. Nadadamay. At pati yung mga manunulat, si Ellen Tordesillas, nadamay na rin. Inilabas yung pangalan niya, talagang nadidiin, mga kaibigan. Yung Rappler, yung Verifiles, yung iba pa, yung Magdalo Group. Pero sa kabila nito, mga kaibigan, na nag-aakusa itong si Bicoy, na nag-aakusa sa pamahalaang Pangulong Duterte na involvement sa drugs at kanyang pamilya, yung anak niya, ay tiranggi naman ng mga nabanggit sa naturang matrix ang lahat ng akusasyon at alegasyon, pati si Edwin Lacerda ng Liberal Party na damay. Ganun talaga. Yun ang finding. Sabi nga ng Pangulong Duterte, nanggaling ang information, mga kaibigan, sa Foreign Intelligence Community. Hindi lamang yan. Kasi yung Aus Duterte Matrix version 1, galing din daw sa Foreign Intelligence yun. Sabi niyang ni Panelo, and then eventually sabi ng Panelo, oops, hindi pala. Ipinasa lang pala sa akin yan ng isang nag-text ng hindi ko kilala. Yun ang sabi niya. Matapos bumawi, yun. Lumabas na naman yung version 2 ng kanilang matrix na gustong patalsikin ng Pangulong Duterte. Baka sabihin na naman ng tagapagsalita ng Pangulo, oops. Itinext din sa akin yan ng isa na namang hindi ko kilala. So, tignan natin, mga kaibigan, kung ano ang masasabi dito ng Pangulo. Pero kahapon ang Pangulo, mga kaibigan, ay nasa Bohol at ikinakampanya ang kanyang mga kandidato. At nais namin na ipakita sa inyo ang kabuuan ng campaign rally ng Pangulong Duterte sa Bohol at kung ano ang kanyang mga sinabi. Pakinggan niyo, panoorin niyo, mga kaibigan, ang Pangulong Duterte sa kanyang campaign rally sa Bohol. Maadyong gabi kaninyong tanan. Ang presidente na nagahigugma sa mga Bulanon, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Palihog o lingkod lang mo, okay? Dili ko pare, ha? Pero amigo kos mga pare. Sa di na lang ko mo say-say sa mga tao nga inyo nang nailhan ni ano man nga re. Mudiretso na lang ako sa akong gamayng istorya kaninyo.
You know, I am not really fond of giving speeches. I do not do that. Ang ako, I'd like to just converse with you. Pag-abot na ako kanina sa airport, gikan ko sa Occidental, miyawa ng mga, sige, lagpatay nga to. Ako nilang giingnan na, well, there's a certain mayor that's really the suspect of everybody. Pero ako siyang giprangkahan, na ako'y gisulti sa iya. Pero, you know, if you create so much problem for everybody, you might find yourself the ultimate solution. So, you just be careful, allow everybody to vote freely. This is a democracy. This is an exercise of the right of the people to choose their leaders. Yan ang mandato ng konstitusyon natin. So, we just follow. Kami naman sa Mindanao, my experience is that it is really a hot activity for all. Ba't wala may anang ingon nga, upatay o kontra, ipaambos, binuang manguna na nai-promise the people that kaning election and every other election that will take place during my time, my watch, na you just follow rules. It's when you start to break rules, manggod, munang magka-letse-letse. Eh, sundin mo lang yung batas at walang problema. And I issued that warning because he was my supporter. Or he is, or was, I really do not know kung amigo pa ba meron. After talking to him few hours ago, na I made a commitment that yung mga sa armed forces at ang mga police must be neutral, pati ako. That is why one of the reasons, maybe for reasons of delicadeza, cabinet members are in the gray area of whether or not they can campaign for any particular candidate. But the popular notion is that they can. But pinagbawalan ko sila kasi every time that you go out of wherever, you use gasoline of the government, if not the car itself. So sabi ko sa kanila para wala na lang maistorya, and to just to be fair with everybody, sabi ko huwag kayong magkampanya. But they are here, they can attend, and I can endure that. But pero to actively talk openly sa stage or in a public place, sabi ko huwag, kasi paraway na kang watay kuskus balungos. Ganyan itong nahitabo, and I would like to also, wala akong mag-warning. Walang kong ayaw because that is my commitment to the nation. Do not do it because ako ang makalaban mo. This is for my candidates and for the opposition. Everybody's stand or position must be respected. That is the rule in this country. This is democracy. Na ang tanan naman karon si Mayura o nganong ni aka tugod sa higugma ni mo sa katawhan sa Bohol, o sana sa mga rason, ma'am. Pero ang una, ay mo pamakpak o pagani kumuhuman. Ang una, manggod, niingon siya nga siya'y inahan
sa inyong munisipyo. Naningon po siya nga, ako daw ang amahan sa nasod. Actually, I'm not trying to pull your leg. But sa tinood talaga, ang balita ko, if I may allow to say it in public, and if it will not offend you, buwag ka sa imong bana. Ang tinood ani ma'am, wala po ko, you can ask your seatmate. Oh, by the way, si ang atong mayor, si Abapo. Ako buwag po ko sa akong sawa. Diba sa atin, ang buwag mi sa nanay ni Inday, my first wife, nung German ang ng features. Ayaw kong pansyaan ng German, di lang ang features nila. Ang pagka-German yun, wala ako matingan ng ni Hitler na nagwala ang buwang. Delikado. Ako, example na, surrender yun ko. Di kaya mangita taglain. Pero hantod karon, nangita po ko, ma'am. So may problema ni mo, mangita ka imong asawa, wala may trabaho na. Di pa maghuwat ni mo kada swildo kwaon. Di bang gani ni mo kailang yawa. Wa ni mo ma... Never knew her since Eve. And then she starts to collect your money. Kani na nay kwarta di imong sweldo imo ako. Pero base ang bayag magkasinabot mo sa vice mayor mama. Bangay. Manmingo nilang killer ko din yan, tinong. Pero babae mga tulo na kabuok akong naihaw kay dili faithful. So, og magkasinabot karong gabi una. Ispoke ko muna ang yawa. Saka kay helicopter nga mo, ngit-ngit ng tubangan, huwag kay baw. Sabi, huwag kay baw, bukid ba ng yawa? Pare, lupadyo ko yun ang katota kay kita ba yung mga Bisaya na atay kusog kayo ka ng atong itawag o utang kabubuton. Lisod yun na. Muna yung akong natunan sa akong mga ginikanan, kung amahan, kay kanang Divisayan paradigm o treatment sa kanang gratitude ba. So ni ako, kay una, utang kabubuto na ako, dako kayo kanyo. Kaduha, angay gid niya. He has been with me day one sa akong pagka-mayor. Dili pa gani, I started as a vice mayor OIC. Itong panahon na nagkaila-ila mi, I'll let him tell the whole story. But nagila-ila mi, 88, guban mi hantod karon. And he was the overall campaign manager when I ran for the presidency. So, ang pinagsamahan namin, ganun na lang. Ako, ginanta mo, kamauyo kong bayad ng utang kabubuton. Tinood na. So, I will go out of my way. Why problema? Pero na ako, I'll start my talk with you tonight with two statements.
Everybody of us wants a better life. Not only now, especially for our children and grandchildren. Gusto mong istoryahan, having been here now and my being mayor for 23 years, plus a congressman for 4 years, another 3 years rather, for being the vice mayor of my daughter, katong nag-mayor si Inday, kaya di naman ko makadagan ikaupat. Og diretso na ko pagka presidente. I never tasted a defeat. But you know, there is always the passage in the Bible. Mugini akong ginabantayan. Kanang, there is always a time for everything under the sun. You know, I might be the brilliant star today. Nagsiga, alos, makabuta ang imong aura and the light that goes with it, but there's always a time to go down. I am very conscious of that. And it has been my guiding naipanahon. So that every election, I always say to God, if you still want me to be there, fine. If not, I'll understand. Wala na ako. Lalo na ngayon. Ano, namadlok, masakay helicopter gabi, ano, at mga bukid, at hulo. I'm almost not really a death week. Pero ako, inanta mo, the day I cease to be productive, I'd rather go. So at the end of my term, gustong Ginoo, waong ko niya. But I leave you this message. It's very important. Hindi ano mong gugo, nakatilaw na ko eh. I have experienced it. I lived through it. And I can tell you in all honesty, Moni, we are interested in the welfare of our country. As a matter of fact, we are willing to die for our country. As every Filipino is wont to do. Ang problema natay duha ka butang na must be resolved. Ang kamuray maka sulbad ani. The Philippines must have law and order. And second, moduara na, we have to stop corruption. Di gana to na makabot ng duha. Even if you give somebody after me 5 consecutive terms, 3 + 5, wag yapon. Lalo na yung korupsyon. Kaya ako mainit masyado dyan. In the realm of law and order, mainit ako sa krimen. Lalo na drugs. Because from it, blossoms into something, rape, kawat, robbery, and all of the evil that you can think of in this country. Na kanang ginabuhat dire. Kaya ako sa druga, when I was mayor of Davao City, because I was a prosecutor, Vic de la Serna, professor ko yan sa College of Law sa San Beda. Top notcher yan. Was teaching us criminal law. He was only about 2 years after topping the bar. Yun ang relasyon namin ni Vic. Kaya nandoon yung pamilya niya. Well, anyway, yung krimen, marami naman trabaho ngayon. As a matter of fact, we have increased in everything. The economy is good. We have arrested inflation. And people are coming here. But if we continue to be in a state of disorder,
mahirapan talaga tayo. For example, Mindanao. You know, kung Mindanao ma-develop lang, walang problema. Mapakain niya ang buong Pilipinas. Ang problema sa Mindanao, it is racked with so many rebel fronts. May MIMN, tapos may BIFF, of all sorts, criminality yan. Naariglo na natin yung sa awa ng Diyos, with the grace of Allah, yung MI. Ngayon, MNLF na lang si Miss Wari. I pray to God that I'd have the wisdom to do it, if I could do it, before my term ends. So that leaves us with the Abu Sayyaf, which is connected with the IS. Ayan, mga putang inang yan, wala talagang... They are so morally bankrupt that they kill people for nothing. Para bang Mexicano, Senor, I kill people for money. But since you are my friend, I'll kill you for nothing. Wala talagang karason-rason. Destruction in the Middle East, the plunder and pillage continues in the Philippines, and they are decapitating people even after paying the ransom. Yung walang kakwintang-kwintang. Yan ang medyo problema natin. How to handle it? Very hard. They take their cue. Their orders are not really local. It's the ISIS. It's the bankrupt ideology. And they take pride in killing people. And even coming with such a statement, you know, alam mo kung may mga Moro dito, magkakaintindihan tayo, anak na. Pero yung magsabi that you are obligated to kill a Christian by your belief, that's bullshit. Sabihin ko sa iyo, ako lang ang makapagsabi ng ganoon sa inyo kasi kami mga Moro pwede kaming mag-insultuhan ng prangkahan. Kaya do not be offended because what I'm saying is really the truism of the day. Mahirap yung ganoon. So I have to take care of law and order first. Kung hindi ko matapos itong sa term ko, medyo mahirapan tayo. Ako na nga na may Muslim na dugo, eh, nahihirapan ako. Eh. So, but, I go, well, there's always a way, but do not ever, ever think that you are the only one who has an evil mind in this planet. Lahat tayo. What you can do, I can do better if I want to do it. So that's the first. Yung criminality, Siabo. Siabo, in Davao, alam ni John, alam na taga-Davao na niya. Taga-Davao man sila. Si Charles. Oh, taga-Davao, alam ninyo yan. When I became mayor, sabi ko talaga, and by the way, I'd like to lay the predicate. As early as panahon ni Ramos, Alunan went to the United States. He was called for a conference. And when he went back, he called us city mayors. At ang sabi niya, you know, sabi ng Kano daw, na, at the rate that your country is being swallowed with drugs, we would not be surprised if you end up in narco state one of these days. Anak, nakatotoo talaga. Ako, hindi naman ako nagyayabang. I'm not the type that may hangin. Pero na timing lang, mabutit na lang ako ang na-presidente. Katotoo lang. If you are from Davao, masabi mo talaga yan. Kasi sa Davao, sinabi ko, I am trying to build a city
that is comfortable to everybody. And I'm asking all of you guys out there that do not just a reason for my son or daughter to eat shabu, because you will destroy my city and I will kill you. Ginawa ko talaga. In front of everybody, human rights, fuck you. Sinabi ko talaga. Ngayon, if you have been to Davao, kita mo naman. Ang tao, maglakaos dan, at 12 o'clock, sarado na tanan. Noon, alas dos, binaba ko ng alauna, pag-abot aning diktadurang babae, giubusan niya alas 12. Pero sige, reklamo ng mga bata, ingon na siya, sige. Sige mo reklamo kay kanaog ko ni kutob alas 10 ramo kutob. So hilom tanan. Pero para na ako, I do not want to comment on my daughter's policy. For after all, when I was there, I did not also enjoy being criticized. So, yan ang may template sana Davao. Pero nung na-presidente ako, sinabi ko yan, do not destroy my country. Do not sell drugs to my children because I will kill you. At pinatay ko talaga ang mga putang ina ninyo. At papatayin ko kayo. I don't give a shit if I go to prison or if I get hanged someday. You know, the presidency is a gift from God. Who would have really thought that I'd win the position? About the only support that I had sa Luzon was Amy Marcos. Then if you go down to Bataan, it was Abet Garcia, because we were friends. Then sa Masbate, because yung anak ng governor doon, Brad Ko. So siyempre, nagpadala na lang siya, si Ko, Chinese. But in the Visayas, would you believe it, wala yung koy usa kaliderato. Except ito mga PDP nga rin. Pero not really as an organized party, but a commingling of Chinese. Well, of course, lahat na in-check na alam nila, kilala nila ako. Kay Bong, bubuto talaga yan. So I had the support of the Chinese community and almost everybody. Wala ako, even in Danao, sa Cebu. Ang nagsuporta lang sa akin ang mga pinsan ko. And that was it. Sa Mindanao, it was just the father and son, Subiri, si Angel Amante ng Agusan del Norte. Pero wala na kami noon, Mayor. Baka may marinig ka. No more. Nag-landslide ako sa lugar niya. That's because of love. Naminaw ang bana, sir, wala na may kuhan. Memories na lang. So yan lang. Sambuanga, wala ako. But I won heavily sa mga Muslim areas, nag-landslide ako. And dito sa Visayas. Even without a little time to campaign, right? Money, wala talaga. And yet, I won. So, I said, yung pagka-presidency ko is really a gift from God. Masabi ko na ngayon, take your cue from me. I would ask you bluntly, did you ever thought at the time that I will win? Wala talaga. Pero I think, carrying the right message. Sabi ko,
we have to have, sabi ko mga tao, corruption must stop. And I'm trying my very best. I have fired so many cabinet members for simply ignoring the rule. Yan ang mahirap eh. You just follow the rules nga. Wala may problema. When you start to fuck with the rules, becomes a problem. Yan. Tapos itong criminality, lalo na droga, ang mensahe ko sa kanila is, before my end as president, and that would be about 3 years ko na, uubusin ko talaga kayong lahat. Putang ina ninyo. Uubusin ko talaga kayo. Mabulanon ka, mga Tagadanaw ka, mga Tagamarawi ka, wala akong pakialam. Better drop it para wala tay sakitay sa loob. Kaya magsitiminto tang nagdabi po na ka Bisaya niya, anak kamantas. Anak ko kamantas. Sabi ko, I've been a trial fiscal for almost 9 years. Nakita ko mga kaso ko na bumabagsak, walang karason-rason. Wala po ko'y mahipa na yung mga polis kasi tanong sa mga gwapa. Tawar ako. Tugatubang sa gwapa. Siltuhi ko kinsa ha. Ayaw lang di ay, ganaan naman si mayor. Pwede ka magtaban? Na kay anak mayor, no? Pila ka buok mong anak? Pila ka buok? Ako, pat ka buo. Pero dagko, no, may problema, dagko naman. Ngayon, anita sa politika. Let me talk about, nabawa ba sila sa history ni mo? O wala? Nabawa sila sa history ni mo? Pagsugo na ito, pag-ila-ila, ana. Jun? Kuha? Kibaw sila? Kani si Jun, actually, duha ni sila, Father Tison Leyte, Waray, ug siya. Pare ni sila ni Adtog Mindanao. Para yun, makipag to join government. Told you that I was a prosecutor. One day, nag-plenum na sila, natsambahan sila sa scout ranger. So, gidala na sila sa kampo. Karon, gustong ihawon sa PC niya ito, Philippine Constabulary. Ang uban iihaw yun, pagkibaw na ako may inquest fiscal na sa itong adlawa. Di ako ini adto dito. The inquest is just to see and investigate kung saan nakita mo. Pagkana nila pagtudlo yung kanyang pa-report, kanyang may mga anak, ito yan sila eh. Kaya may muda, iba ka gano'ng muda, maayo sila sa organizing. Naanad ba sila sa simbahan? O bro, Knights of Columbus, Immaculate, unang Mary, mga babae. Sanay yan sila. Kaya they are really good in organizing. Ideal gina sila sa Osaka, you know, a group that whatever will be the purpose is, but ang ilang mga God is to. So kani siya nadakpan. Anaon po unta. Pagkahibaw na ako, iyon na ako si, di na ako pangalan ang, ayun ang kapirang pare, buang ka.
gabaan ta ani tanan unya nga tagubuhol pagyod nako ayaw kay kadaghanan ra ba somehow related o pamilya ana ana na so kan yo nang hilabte buhi ana. So anyway, na priso siya 2 years. He was a constant nihimong correspondent na tumusuwat sa appealing ang iyang detention. 2 years na wa sila trial. So eventually na nagtrya sila, ako'y fiscal, ako ang trial lawyer sa People of the Philippines. Ang People of the Philippines, ang ilang abogado sa korte, ang prosecutor. Nang kanang sila, naapod sila. So, a battery of, sila katong kaning dipunto, namatay nga, La Duresa, unang mga, kuan po ba? Alam mo na, ana mo na, pasikatay. Pero, naputol to kay nagrevolusyon si Kore. So, gibuhian na silang tanan. Onya ako gitudlong OIC Vice Mayor. So kailan na midaan sa korte, alang-alang mapog ako sa ilang siga-sigaan sa mata. So every time makita may sa korte, I shake their hands. Pero it paid off because that's another story. Di na kumong istorya na. But I was captured by the NPAs in the mountain when I was campaigning for the mayorship. Ila kong gikanggaro court. Ginako, okay man lang. Patsyong ko ninyo. Ako, tanang tao mamatay. We always have our time. If it's my destiny to die now, ano ay problema? Well, ginako siya, but let the world know magipatay ko ninyo because I was doing my duty as a prosecutor. Yan lang. So ila kong gibuyaan, ilang intercession, kaya i-release na mga po sila. So, we became friends and developed a more fraternal kadaghanan ato mga leader. Now, what could be the reason nga nung anak? Kay kami langyaw lang po. Kay dato pa mi sa Danao sa Cebu. Og naa mi minahan ngadto gold mine man niya. Kay gisulo man ni Durano na hibaw man mo. Para wa na lay away. Ang papa ni langyaw na lang pud. Pero mag-agaw mi ana. Kay si Mrs. Durano Duterte si Beatrice. Gamay rong lugar Almendras. Almendras is the brother of Mrs. Durano. Si iyang asawa ang igagaw sa akong first cousin. Munang istorya niya. Wala gyoy. Sumuna karon nga init ka ayoko basta druga na. Ako, ingnan ko bito ng mga pulis. Ganyan-ganyan sila. Magkasala na ganyan na magkasala. Kaya nang wala yung kaya nang ngayon so, inyo na lang mga sabungan sabi ko, hindi na ako makialam ayaw lang yun ugsod sa droga kaya basig pulis ka o militar ka patyon tagyog ka wala akong pakialam kiritan tagyog ka karami nang namatay dito na diray si Basibu amin yung mga opisyal na pulis ipatay na gubi mo, apoy ako ang gisulti sa mga tigas dito ganina. Do not be so because you might be the final solution. Do not overdo things. Kani si John, maayong tao. Pare na ni. O niya, pareho po ni sa amo. Kanabang pobre nga maningkamot ah. You can just imagine, may ingon mga rin, bugal-bugalo ni mga taga-Manila nga po. Wa sila kebaw sa among kinabay. Pero i-retrace na ako, samahin ko sila. Itong mga media sa
babae bang baho o basta baho bugal-bugal o kung istorya ba ito is nila. And just imagine immigrant at Davao at that time was half of the downtown area was even a wetland anong boulevard. Ganon kahirap ang buhay noon. Little opportunity. It was not a city just like now. So, it was a long unwinding sacrifice. So, kanang among pagbati, dili na artificial. Kaya ako malapit sa tao. Kaya ako kamao ko mong gakos basigang imong lawas na puro nana na. Sanay ako dyan kasi galing ako sa baba. And I can, what's the word? One of those few who can fathom the agony of an ordinary Filipino. Wala akong naamik ako kaila, pero kanin sa ilang singot. Davao now is controlled by the new generation. Some are sons of the migrants, pero kaming nakatilaw o kalisod yun, naagin ang among pagka-left. So, when I was mayor, I went in and out of the forest of Mindanao. I was one of the few na makahunting pa baboy halas because I had access. I was not a communist, but naintindihan ko yung ano namin yung isang tingin lang eh. Anak ng mga pobre, anak lang na pag bumaba ka sa kotse, baski sabihin mo na namulak ng imong mga gold ya. Sa arte lang magsabi yung usana sa ato. Ganon yan. So kami ni John, in all of my mayorship, tao talaga. Ano ako sa tao? And I hate oppression against the poor. Isa yan. At pagka basta pobre, may guanggi na. May priority. Even now. Pagkani mo, what brings us to a chaotic state is kasi ang Pilipino dili assertive. I'm trying to mix law and order and corruption. Hindi kasi kayo, you know, pag mag-transaction ka sa City Hall, I'm not referring to you, my love. Para usa ka adagbiira. Well, story. Historia man lang na. Mayor, pero huwag imong tinod. Nauna kong balitain. Pula. Mga inabangon, basta nga ni babae, wala na, matutuliro kong. Masa nga na ito ang gusto rin? Kami ba na yun? John is a brilliant guy. Basta na ay corruption, ginapahandol na ako na siya. And for the longest time, he was the city engineer of Davao. Gitang-tanggir na ako ang tanang mga corrupt. Bali. Ang usang tarong na, John Escalada sa housing. Look, where is he now? He's the head of housing mo. Kana siya. May pasunan naman mo acquire ka yuta niya yata. Ako'y pinakadakong acquisition ng yuta. Ako ang Davao. Mamalit o in Davao. Mamalit o yuta. We try to provide everybody a place under the sun. Hindi good basta-basta karo. Na kay pipila ka ektarya. Sa kadaghang tao,
daghan na kaita, kagamay sa kalibutan. It's really a privilege to own even half a hectare or even a fourth what you are tilling now for your livelihood. Ana gina, anak na si John diha. Dili ko na kabula sa inyo. Kami mismo eh. Manani ato, magduda ng military sa ako. Unsa ba rigod si Duterte? Pero ang katong nakailan ako, pirmi man kong ang the only election ng akong seriously nga si kanang namatay si Nograles. Siya akong una. Kami nag-inkwintro for the mayorship. He lost to me by 152,000. Sila ni Inday, gibiyaan siyang Inday o 228,000. So anak siguro ko kapalangga sa tao. Kay kanak mangong, it's not a pretended feeling. Makibaw ang tao. Kanang maningkamot ka lang, lamano niya. Ang tao makasabot. Lamilig na ka na diya, kanya huwag kay buhaton, maghuwad ka lang sunod sa eleksyon. People will, dili bugok ang tao eh. Basig pobre makasabot. So, it's either, so na-remember na ako, akong amahan, June. Ngayon, gagmay pa may, panihod to, panihapon. Mahingon ko usay, manghambog, ako, inikadako na ako, gusto ko mayor. Ako, kongreswoman, kay, badlungon ko sa akong amahan. Kami, ang anak. Do not try to look beyond siya. What you should do is to get a good education. Pero ingon siya, kung magpolitiko ka lang naman, siguraduha nga gihigugma yun nimo ang serbisyo o ang tao. Lisod ka ayo o magpaharon ingnon ka. Mabasa sa tao eh. Kinahanglan, o gigugma o nimo ang public service, di ka nang tinudan na yun. So that's what I learned. John, anak na. Basig anak lang to na pero di na mo kitag honest nga tao. Lisod pangitao ng yawa na. Kanang honest people. Taka sa cabinet pila, ano po na akong gipar out niya? And yet, at the start of the term, during the first few days sa meeting, gi-stress ko gyud na sa ila. Please avoid corruption. Mulusot eh, basi kung saan ni mo. Basi kung saan ni mo. Mulusot yun. So ako di na lang pang kung magpaharon ingnon. Basi mingon po mo nga, istorya ni si Duterte Muragyo. No, I'm not. Pero kanang corruption, kanang pangayo. Di na ako kaya. Tinuod lang. So, muna ang... So, kamo, ano mangita po mong pumuglain, nga niya may taga-Bohol nga gusto mo silbi ninyo. I he has no money, and even without his money, the fact that you are here, siguro naon niya natanaw ninyong kayuhan. So ingnan ta mo, tama ang inyong nakita. He has been mayor of a town. He has been working for me. Lahat na yung, basta yung opisina may corruption, siya ay akong EOIC, tangtangon ginako ng... He was city engineer po. Pila ka tuig na city engineer, John? How many years ka na city engineer?
Wala na, nawala na. Pare, kasi nibawa ng pare, ngiyawa, sige lang. Masaba, marubuang. Mabitaw, ako, ayaw magtuan ang ako yung Ginoo. That's a lot of bullshit. Giunahan mo lang, God ko. Actually, ani ni, ang tinuod yun ani, the naked truth is that, ang kanang mga bishop na dagkong igit, diya sa CBCP, mga elitista yun na, ang mga amigo anak nga ng mga dato, mga wala na yung amigo nga ingong pobre mato, ang amigo ng pobre katong pare niya nga, parang mga business, mga elitista yan, and before the election, kay tungod lagi in love sila ni Rojas, grabe ang ilang pagkahumas eleksyon, duha ka buwan pa lang, kamartsa-martsa na ang mga gago diya sa House Duterte. Apil na ang pare. Apil sila insulto. Kaya sabi ko, putang ina. So, gisulti na akong tinuod nila. And did I lie? Gina na ako, tang ina ninyo. Ano mga madre? Ginakonsumo ninyo na. Baka nga nung tinuod? Tinood lang, na may Ginoo. Among silingan, madre. Pero na ipanahon mo gawa siya, nasundoon siya o usa ka Iris nga pare. They were lovers. Kanang among subdivision dead in Samatina, katapusan dana nga mo. Pobre lagi may, dito may sa dos dagat. At to sila skalubihan. Gusto mo maklad, bawa ko na. Ganyan mga polis po, na mayor ko, at Dubai, nandakpan nila, Amerikano o ganang local god, suits ko siya ilang gidakop. Ano nga niyo mga gidakop? Sir, kuha na sila diya sa suits sa sakina. Hindi man, hindi sa kalubihan sir, sir. Anong naibawa mo? Amo magitan ako, sir. Buhiin na. Anong mamaklad mo mong kalubihan na gani na? Yung pagkundag ni Newton. Buhiin na. So, ngawa. Muna, unya kami sa tinuod, sa bata kami. Ngarong giadmitar na nila. Because it was the Pope who admitted it for them. Diba dito sa Dubai, ingon si Pope, he made an open confession that ang mga madre ginahimong sex slaves o ang mga bata. Istorya na ko, anak, sa akong kalagot. Tawag ka mong taga Ateneo. Diba kada Friday, pagka Friday confession, unya misa, Hirmas niya, communion. Sa Ateneo, every Friday. Tana na. Umiawa niya ito. Mag-confession niya, dugay kayo, nagkaksa. Mga ito, nang-imbinto na lang ko itong mga kwarto sa may niya. Tell me more. Kaya, ganaha mapuminan ito ito. Kasi, hindi magkumo sa mong itlog. Itong, ano, pari ang yawa. Nadira ba mo admitar? Karon ako, inyo pong giunahan eh. I started it all. O baka na ikaw, duha ka buwan, sige na mo, marcha-marcha yung yawa. Pasagdan talang mo. Kaning mga elitista, karon, ilang utso, himo na po black propaganda, o ipagawas na ko, na ay intelligence community, dili Pilipino. Actually, kibaw mo kinsana if you try to read my character. Binagay yung sumitrik. Mutong ni Gawas. Sal Panilo, ang press secretary. Sal, tumindig ka nga. Ako na yung padagano ng senador. Tanawa daw ninyo. Pinatid ko. Oh. UP ni, pero...
Say na, ganun ko, buhay na, tanan. Mas nang tingog. Yung tingog niya ilang niya. Katong tingog ito, iba ko kinsa katong tingog. Kung nakaiba mo yung karakter sa atili, sundalo to. Magdalo yun. Magdalong production to si Trillanes. Yung kita ka musulte, ah wala, yung ito, ito talaga, dapat hariyain dito. Linggo, sundalo yan. Sinupladong pagka-istorya. Sa bagay, muto ka. Gawas ang tinood. Kaya nagpadala sila itong ilang mga black propaganda sa akong anak. I'm not interested to file case. Yan ako, pangutan ako. Pila na sa propaganda sa pang matawag mo tinuong yun ako. Matuwa mo na ng otso diretso, diretso mo sa impyerno. Appeal ka na. Appeal ka na ng nibuto. Bahala mo. Pero wala yun na. Tanawa. Tanawa mo daw. Hugaw kayo. Hugaw yun kayo. Ako nag-release ko pangan sa mga katong mayor o barangay captain. My God, I had nothing to do with it. Compilation yun sa police, PDEA, NBI, NICA, ISAP. Yun. Dating sa akin, preparado na yun. Yung official report na, memo to the president, ganun. Gibuyaan ako because the public are entitled to know. Ginan ako katong seeking public office. Karon ibalibad ko sa mga artista. Nga naman, anong iapunon akong artista nga, they are not running for public office. There is no accountability sa ilang ginabuhat except to themselves and maybe the board of censors. Ayaw nagkapila. Huwag man labot. Gusto mong nila mga artista kay... You have to be fair. May labot nila. If they're seeking public office, then I would tell the people that you should know. So, wala ni bisyo. Yun, no? Di tinod. Wala ko kitaan ni Davao nga ng babae. Mga kitaan ni inom. Tinood na, ha? Wala ko kitaan nga walang motor, ha? Gaano ko siya motor itong akong sa una itong sige mo kong suroy dire. Actually, wala mo kay ba? Sige kong motor na itong vice mayor kong mayor. Sige kong libot dire sa Bisaya. Abot ko na kong abra dito. Dito, katumian. My city is down south. It's the last city sa Mindanao facing south, facing Australia. On a clear day, when the weather is good, bakit ang guni mo mga Australian ang gabi kini sa beach nila? So, I would not think na mukuha po nito si John o usa ka tao nga dili po pare siya batasan si Vice Mayor Abapo. Governor, Vice Governor. Si Mayor Duterte, haron, daghana ka. Yan, pag-tripan na lang ako ni... Di ma'am, anak yun ko? Bugal-bugal nga. Di po, di nga. Pangguan. Andiyan, guwapag yun po. Ako asa mo kung makigbuwag na mo, bahala. Kaya... Kapyot yung kasi mong panty ba? Bahala, mabugto nung garter niya. Kagwapa ni mo. So, muna, ako, taga-dari na good na. Kailan nandito?
di lang ko istorya sa iyang mahala siya. Pero, na ba? All the ingredients of what an ideal public servant should be or would be for your Bohol. Wa na ilaing taong mamahal, anak, na naadha para sa public service. Others, well, I don't know. I will not speculate kay amigo ra ba po na ako. Pero ako, I'm here because I think that you deserve sa iyang trabaho. Naana sa inyo, ay tama ng inyo. Tama na. Why kwarta man si John? Pareho ako. Ako ta pangutan-on ta mo na to daog ko. Pangutan-on ta mo. Kakamuntanan. Pangutan-on ta mo. Nagtuo ba mong daog ko? Pero may human naman. Muuda ka. Kinsa mo po ibuang mga dili nga na nakatindog na nang. So, ako, sorry. Performance, hindi na nato na istoryahan. He has had a lot of things to save for himself. Hindi na ako na istoryahan. So, direta sa kandidato sa nasyonal. Tama mo, too mo, ugdili. Di ko mo convincer ninyo. Actually, di ko mayroon buto mo, tungod kay Muni, Bisaya. Gaira ko. Gaira mo itong kanit, tagalite na eh. Akong gagaw, tinood lang. PMA year na eh. She's my military aid. Katong pulis akong aid nga, di mag-uniform eh. Kaya gusto lang pagwapa. Tindog ra dilo? Gwapa po. Katong atong sigig-usap. Sige, ganina pa nang sigig-usap. Tindog ra, Asmin. Muna'y akong protocol officer. Muna'y motordog. Asa ko mulingkod, asa ko makadahila. Asa ko siya, kibaw na siya. Kinsay itupad, kinsay sa left, kinsay sa right. To, mga protocol. Ay naman itong listahan sa ako, it is a cardinal rule in Manila, do not mention the name of your opponent. Otherwise, ang imong opponent may mahinumduman dili ikaw. But, ako ba? Panagsaraman ta makita. Ito mga orasa. Alas 11 na. Mahuman ko mga, wa pa alas 2. Mahuman na ta. Pwede mo maanad rin. Kami maghuman mo ito. Alas 3, alas 4. So, wa pa mga kape, naikape din nga. Kita yung kandidato, wa gani pang kape. Tanawara ko ng utso diretso. Nakitaanan ninyo ni sila. Libawanan ninyo sila how they perform. So I will not try to convince you nga iyang gibuhat may di. Isulti lang nako ang akong sentimento niya, ako lang. Kung di mo mo to ayaw, wala problema na. Maruhas. Ang unang yung, ako ha, ang among partido ni John pagsud na ko sa politika in 1988, mo'y akong partido antut karon. Giingnan ako ang mga tao, the party that I am with now shall be the party that I shall be with after my term.
Tao ganing may prinsipyo. Ano ni ma? Nganong matingaman ko? Dili ka mo. Nganong matingaman ko how he performs in public and private? In public, murag senyorito. In private, pagkahambugiro siya. O niya, o sa iyang performance. Para nako, he joined Gloria. Secretary of in finance o kwan Secretary of Trade and Industry. Pagkahuman Valencia kang Aquino, pagka-opportunista siya wa. Himo siyang DOTC, then he went to become DILG. Unya napay usa tulutong iya gigunita ni mo gyapon trade minister unya nimo siyang DOTC para mangwarta lang paghuman biyaan tanan mo nang mga train tagko kayo dili mo sakto ang ilang release ngadto sa linya na nangalata ila na kalaki so why is he not facing charges pero ako ayaw ko kasi sabihin nila ginagoko na ko sila. But if somebody wants to, he can file it. Itong ilang ipang order sa India o China, di magamit. Kay ang ligid nila, mas wider sa release. Dili mo sakto ito sa gianan. Unya, DILG. Ang ayaw ko sa kanya ganito. Mugi na akong sentimento niya. Ngano ang policeman ngadto gipadala nila sa Mama Zapano. 6 kilometers away sa Mama Zapano, Siligan, Mimanas, Davao, naangad to ang 4th Division. Nganong wa man nila sugua ang arming nga hanas na dito na the territory, the topographic arrangement of the place. Bakit nila pinadala ang SAP? Ang SAP was created to meet urban terrorism. Challenges of urban siyudad, dili rural. Muy ilang gipada nga to, pagsulod nga to, skadlaon, nakuha na nila itong kamot, Marwan, sige nagira nga to, kadlaon pa, naabot na lagabi ang putang ina, walay reinforcement ni USA. Wa nila pasudla. Gibawal yun nila. Actually, tama ni si, sana, si Dante Menes. It's not neglect of duty. It's outright, it was an order to die, homicide na. There was criminal intent. Bakit mo hindi not a single mortar or helicopter? Diri na ang Davao City na ay tog. Mga helicopter ng tog. Ni atog kasap. Diri sa Jensa naa. Awang Cotabato naa. Putang ina nandiyan sa gitna yung lugar na yan. Nganong wak naman nila pa dati? Nganong nahibaw ko, well, ito ganito, nandito yung mga military. Nagpatawag sa command conference sa Zamboanga. I happened to be there at the time. Na ako'y ginaistoryang mga relatives sa akong pamilya, mga tausog. Para pagkampanya, I was talking to the tausog guys. So, dito ko sa Zamboanga. Nahibalo ni si Marujas o si Presidente Aquino. Giorderan ko nga muadto dito sa ng ilang airport, Andrews. Pagsuod na ko nga to, nagsugod ng kumperensya. Sige na sila istorya na ay a most telling question nga nitindog ko. Niyo ko, Mr. President, I have a flight to catch up.
I'm sorry but I have to leave. Pero what good? Gabi naman to. Wala na yung flight from Manila. Niyawa lang ko sa... Iba ka nga no, may isang general, buhay pa yan ngayon. Iyang kipagunta na dito sa... Na-addito si Attorney Beng Climaco. Si Bong, aid ko. Pagsood na mo, patawag mo, pag-ipa-attend ko, lingkod ko. Huwagin na na ako, sige, kita itong ASAP nila. Yes, gina na ako nga, putang ina, sabihin mo totoo sa akin, anong nangyari? So, wala sir, ubos. Patay? Ubos, sir. Wala yun nagpadala. Because there is an agreement with the MI ni Adto nga di sila masulod og teritoryo nga way advice. Katong ilang pagsulod, walay advice. Sekreto to para putlon lang ang kamot ni Marwan. Pagkakuha na pag-withdraw, dili to kampo. Barangay tong ilang nasudlan. Barangay sa MI Rep, daluto ang sundalo. But because there is an agreement gipirmahan na dili ka musulod sa ilang kampo o di po sila magawa sa kampo until such time nga naatay agreement. Muon na ito'y nahitabo. Luto ang sundalo. Wala yun. Pangrakrak na po. Ako di ko manghambog ha. Buhi mas alunan. Ikaw ba na mo? But ato ligi siya sa katoyin ako ng narco state. Ano sa alunan? Ni atog Davao. Baka nga no? Gisunog na akong plug sa Singapore. Nga no? Kay gibita itong Pilipina. Nag-init ang ulo na ako. Puta nga na. Gisindihan akong plug sa Singapore. Gisunogin ako. At mga plug. Abot tawag si Malacanan, ilang protocol officer niya to, that Alunan will be going there to talk to you. Diba ako nang kumunsa? Nag-expect na ko kasaba. Pero, ubot nga to yung siya si Presidente, little bit disappointed. Pero magsulat ka lang daw ng letter of apology. Ako, pasulat tong putang ina. Ginan ako sa lunan. Buhi pa, kandidato mo na anamo. Ginan ako sa sir. If you want my resignation, I will sign it. Maghingi ako ng papel sa Insular Hotel, may nakita eh. Sa airport siya, adto na ako nagtagbo. Kung gamitin ko na lang yung papel, lang yun, I will resign upon receipt of this. I will not apologize. Baski na. Kaning buang ni si Rojas, huwag mo lang siya musulti, Mr. President, huwag mong ipasubo yung tao ko. Ano ka na may mong ipadang mga ignorant na araw mo na sa Laguna, langoy-langoy niya? Mga sap. Di patay tanan. Ang army nando, ayan, andyan si General Tabakiro. Alam man niya, ang 4th Division nandoon, 6 kilometers away from Mama Sapano. Nga nung nila gamita ang army? Unya, wala malay, basig usa ka buto ng mortar o duha ka taong nisulod nga to para alalayan lang to nakagawas na yun. Gigukot pag yun nga to kutob dalan, tiwasan mo to nakita ng mga... At muna ni Dagag Presidente, patay. Kisa may iyang idikam sa polis. Baka kisa iyang idikam sa polis, si Garbo. Kisa may Garbo, munang regional commander nga ng putang ina sigig baligyag droga. Silang doon ni ugok kung usa ka general ni kisa niyang buang, luot. Tropod na. Giambos ang kadua, buhi lang gihapong buang. Wow.
Muna'y akong misgiving niya. Come on, me naman. Total, kibawa naman mo, nahitabo naman na. I'm just giving you the raw facts. Bam Aquino, Sos Maria Josep, ang iyang tiyo, maverick yun. Marunong politiko ba? Otro man po ito, tinuod lang. Kani, pa-English-English per me niya, mangilog o God. Ako tong nanaad ninyo nga, og ako'y mahimong presidente, wala na irrigation. Gisaad ko na mga komunista dito sa siya, istorya mi. Mapapahirap ng tao, irrigation. Sige, walisin ko yan. Istorya pa yung mga pa mga relasyon. Ang mga buang. Ayaw ko, tanggalin kong irrigation. Ginawa ko. Sabi ko, I will work for a universal healthcare. Ginawa ko. Ang buang iya. Pero ang nagpirma sa batas, ako. Sinabi ko sa inyo na pre ang edukasyon. Gigbuhat na ako. Giingnan ako nga ang mga durugista, akong pamatyon. Gibuhat na ako, daghan lang kaayo. Di maato ba? Tabanggi ko ninyo. Muna kinangalan mo dyan. Di man siya umupatay. NPA man na siya ni Adto. Tawag ko niyang NPA Marikara. Patsa na diyang tanang mga ulod. Ano lang. Balik mariugma, may udto tas bay. Special nga luto. Alihano, anak ng puta. Ila tong katong utso, katong ilang black propaganda na ako, ila to. Pero katong gigabas ganina mo, tong tinuod. Gihatag to sa ako sa... Din ako masulti. Kani silbay, florin, solicitor general, puro tapilde, kaso. Bayot, pagyod. Wala mang ko ikuan sa mga bayot, kasi may bayot dere. Wala ay kapitaw ko man. Bayot man ko ni Adto. Bitaw. Iren tanyada, we elected him. Unsa gi buhat? Legal counsel pirme sa mga komunistang gidemanda sa korte ang yawa. Sigdawat o kwarta sa gobyerno. Sweldo. He was it. What was his achievement? Sige, pang-abogado ang mga komunistang na dakpan sa korte. Rumlo Makalintal, abogado ba na sa mga dato? Ito yung kada election case na di ni mo handle o pobre nga tao. Kani po, Seljuk, no? Gipangutan na siya kung sa'yo akong nabuhat, no smoking, brother. Buang-buang na napaypangan ng magkadima mo. Puro bayot talaga yung mga buang. Naibabayad eh, na lang akong istorya. Masa siya may nabuhat? Mutan ako ninyo, be? Masa may nabuhat? Ano yung mga yawa ni Seljuk, no? Ang iyan, tatay. But what is in name? Yan ang problema. What's in the name? Akong papa, at least di siya magbahay na ako. My father was governor of Davao, undivided Davao. Pagkamatay niya, muna nang gitunga-tunga ng Davao. So daghan na kayong Davao ron. Started Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, then ganang sa bagong pangan aning sa pag humbalo, may bagong pangan sila? Dili, banay na po ipangan. Ang panganlan lang, may kambo. Kaning norte, niya itong usapan ng Davao, inig abot aning
boto sa Davao del Norte at wa pa ma-divide ang akong amahan mo landslide yun nga rin. Kaya ang unang settlers deha sa Davao del Norte ang mga Bulanon. Muna itinong. Muna taga-Bohol ka, mag-disod sila. Puro Bulanon ni Adre. So muna sila. Karon, Manggo Dadato. Unsa may nabuhat ni Manggo Dadato, maginda na umani. O si Sultihan tamo. Let us talk about lives of people wasted. Kani silang akong gipanganlan. Kailan pa sila gumawa a gesture, an announcement, a move to save lives for people? Kaning Manggo Dadato, tako ni nga tribe sa Maguindanao. Pero kaning pamilya ha, never, never took arms against the government. Always kung may stand up ni Adto, sila mo'y among masahion. Adre, pag-usapan na lang natin ito ha. Sila rin mo ang Adto nga to sa ilang mga moro, mga nagsuon, sila po yun mo explicar. And since so many times, we were able to avoid bloodshed because of ila. Congressman man ikaroon sa Manggo Dadato. Muna ka nang makitmatumog maginda na humble na sa di daw iya. Kanata ng palm trees ka na nga kutob sa imong makitan ila na ilang yuta eh. Dato ning bataa pero simple. Ang batasan mo rin ng Kristiyanos. And they were the ones who prevented bloodshed every time it was imminent na asya to pakalma sa mga tao. And we needed him or the family to maintain the delicate equation sa Mindanao. Kay sagol me dito. Ako, I can free to, I can be immoral today, I can be a Christian, wala ko'y problema. Ang uban dito, so naatay medyo problema ato ning karon og nakaangay mo sa akong gisulti di man pud ko mamakak nganong mamakak man ko sunod si Bato de la Rosa Bato de la Rosa. I remember I was still a fiscal prosecutor PMA graduate nin abot ning Davao. Unya nakigamigo og mga fiscal siyempre kay ang police og fiscal magyun na. They are closely connected. Labi na mga kaso-kaso. Kaning bataan eh, gialagaan ko yun eh kay Buutan niya, Bisaya. Ang ilang lugar, ang panganlan, Bato. Barangay Bato. Muna siyang iyang pangalan si Bato. Muna gianggaan siya. Kani, I could use the term fundamentally honest. Kaya kaning mga polis mudawat yun eh. Labi na naay kaso, ilang masolve, ilang mga niya muhatag, agig pasalamat, dawato na nila. So in that sense, sabihin mo na hindi tumanggap. To, pero kung sabihin mo itong mga ayo, mangilkil, lahat ng police chief ko sa Davao, nang dumaan, tarong at tao ni silang tanan. Koy, undersecretary karon sa local government. Morente, BID sa Bureau of Immigration. Mga maayo gini sila. Sila Peña. La Peña is very very good. Dato ko na ang asawa, dato ko tabato. Construction company ang maayo ni. Ang problema, pareho sila ni Faildon. Nalutsan sila. Eh, hindi sanay kasi. So, bitransfer ko. Hindi ko, I did not fire them because they are really good soldiers. Ngayon, Bato, muna yung history. Buutan yun eh. Musunod yun eh kung sa'yo imong isulusugo.
Ikatulo, si Bongo. Ah, siya. Ingon siya. Wala daw, iyang ipasulti bayan sa iya, matinabangon, trabahante, servisyos tao. Ayaw na lang daw kaigtas, ah, mo daw na. Ngumaya sulti si helicopter kanina, si Oka, ang siya sa? Ako, sige, muna yung mong gusto. Pati no, odugay na sa ako for 22 years. I can trust my money and even my wife with him. Tinod, kabinila ni mo ang kwarto, please take care of my wife while I am away. I am here in Bohol to play. To play the game of love. Si ma'am nagmugot na. Putang ina ka, Dr. Teddy. Ganyan mo na tinudun, bantay ka sa akin. Pabaril ka sa akong pulis. Coco Pimentel yan. Francis Tolentino. Let me just... Kanigus Tolentino nang hinaya nga. Nakilala ko to kasi sa motor. We used to ride the motor. O niya, ang bisyo ani motor board. We used to go around Luzon. Pero, Tolentino ha, I think this is the second or third time that he's running. Pero tanawa lang, itandi lang ninyo. I'm not trying to convince you to vote for him, but listen to what I have said. What I will say and what I have said. Tolentino, napaunlad ang Tagaytay City as Cavite bilang City Mayor, which is really true. Naging presidente ng City Mayor's League of the Philippines. Tama yan, kami. Panahon namin. Former Metro Manila Development Authority Chairman. Former Political Advisor sa ako, President Duterte. Bachelor of Laws, Ateneo Law School. Passed both the Philippine Bar and the New York State Bar exams. Both pasabot, he can practice in the courts of America. Took his Doctor of Judicial Science Studies at Tulane Law School in New Orleans, Louisiana, USA Environmental Law. Holds the rank of Brigadier General, Philippine Army, Reserve. Graduated from the National Defense College of the Philippines. Studied at the Military College of South Carolina. Authored several books on public service. Akong gisugo, crisis manager of both yung typhoon sa Mayon, asa umpong tapos ang pagbuto sa Mayon. Sayang ba? Ako manginayang kung buhian yun eh. Mabuto lang mo ano. Wala yung ibuhat ni kundi mag black propaganda. Rojas, Aquino, Alejano, Hilbay, Bayot, Pagyod. Bayot mo na si Hilbay. Tanyada. Kumunistan ako. Senador, pero sige, kapir nga to sa Putrones Makalintal. Dato. Kaning sunod. If you just look at him, first, og naaga na, silang ka sa mundong ito. Sudla nila og June. Munang, silang ka sa mundong ito. Mag-isip ka na ng words, mag-isip ka pa ng tune. That takes a lot of brain to do it. At Freddy Aguilar, you must remember, baski ganun lang siya, he gave the Philippines the face of music. Siyang nagpasikat sa atin lahat, pati yung kanta niyang anak,
It's all over the world. And because of one man. O kung ang iya, he can only maybe protect culture or environment. Kamaayo na lang, ana. Kumparan mo itong dito sa even Maruhas. You do not need Maruhas in your life, ladies and gentlemen. I'm telling you that. You don't need him. But maybe you need Freddy Aguilar in your lonesome self. Mamilaw ka pa siya ang kanta, malipay ka pa. I really respect him. Ako ni ko. Now, ang sunod is the foreign secretary, former rather secretary, Rafi Alunan. Who can argue with me na or against me, sabihin mo na hindi siya qualified? Siya nga yung may sabi ko, galing siya sa Amerika. He was the one who warned us that narco state is coming on your shores. Nakita mo, parahinog, putang ina yung Espinosa na yan. Alam mo, pag ganun ang bisimo, sabi ko nga, drop it. Kasi kung magawa ka na dito, was responsible for all the addiction dito sa Eastern Mindanao, Eastern Visayas. Ito, kasali ang Bohol. Siya yan. And he deserved his fate. He was shot inside. It will happen and it will happen again pagka pumasok kayo dyan sa droga. There is no, gaya ni Parahinog, pati asawa, was trying to kill his own policemen. And there is one military intelligence guy of the Philippine Army na hindi na namin makita. Tapos yung dalawang police na pinatay niya, nilibing niya doon sa pigiri niya. Yung pag-raid ng police. Can't just imagine the obscenity of it all. Yung pera niyang ginawa niyang wallpaper, tag 500. Pagkabasto sa puta. And he made money but destroyed. Kaya yung Usames, it's a quiet place. There is a little bit of economic activity. But puro bahay lang, mga tinda-tinda lang ginagmay. Walay mga building, walay isimutanan. But everybody seems to be gainfully employed. Why? Tang ina niya, may supplier ang mayor, tapos si pamaligya ng ano, Pinto Marawit, Pinto Cotabato, Pinto Davao. Then he started to kill policemen and military men. So it's time for you to go. Time for you to go. Nobody's going to do it for us. Pero kung nandiyan ka, well, I'm sorry. There are a lot of people who would volunteer to do it. Senator Sani Angara, hindi na ninyong kailangan naman. You need him. Taxman ito. And he's one guy who can really criticize me about tax. Eh, hindi kami masyado ano niya, but I like people who disagree with me and who would tell me straight that I am wrong. Mas safety ako eh. I would be on the safe side rather than believe an idiot with all the praises and then pull you down one of these days. Congresswoman Pia Cayetano, kamong mga babae na amo extra 1 month plus, 1 month bang inyong maternity leave? Oh. Tapos may naapa mo'y bayad, bigyan pa kayo ng pera. That's the law of Pia Cayetano. Kanyan, extended maternity leave and you are paid. Asa ka? JB Hirsch ito. He's not here. You know his record. I do not have to add something to it. Same with Amy Marcos. I think you know better than I do. Liberal na.
Eh, sigurado na, oh, laro kay silikod. Then Senator Cynthia Villar. Wala kailangan ni itong mga tao na ito, Senado. And he have about 12. I do not think that, well, on the law of averages, I do not think that this 12 will make it. But kung ito lang man ipalit ninyo, you better think, please, think hard and sleep on it tonight. It's just around the corner. Ako, nakikiano lang ako. Primarily because of June. And me to inform, I said, I would rather not give a speech, but rather just talk to you. Ganun ang style ko. You know, I'd like to thank you from sa kinailagman sa akong kasing-kasing for the whooping victory that you gave me. May katarungan, takadiri akong lula na buang mo. So, I have my roots here. The mother of my father. Taga rito. Charles Gonzalez was a businessman. I think he's the biggest contractor nandito. Migrant po na sila. Yan yung tatay sa tindor ko, Charles. Yan ang pinaka-biggest contractor. Yan, ano yan? Honest to goodness trabaho. Wala nga yung kay ihatag sa congressman. Wala. So, I think I have complied with my duty to you now. Tonight, I'm here. And I have a task to do. And this is the most important part of it, actually. Is I'm talking to the mayor. After this. Maraming salamat po. Alright, ako mahaba-haba mga kaibigan. Ha? Mahigit isang oras, halos 1 hour and 40 minutes. Sobra pa ang itong campaign rally. Pero kitang-kita nyo naman, ha? Narinig nyo pa ano sinabi ng Pangulo. Ha? Naipis pa. So yan mga kaibigan, dyan namin iniiwan sa inyo kung ano man ang nasa inyong sa loobin, kaisipan, kayo na kung bahala at kung kayo maniniwala sa Pangulo, fine. Kung kayo hindi maniniwala sa Pangulo, fine pa rin. So may kanya-kanya tayong opinion at kaisipan tungkol sa nagaganap sa ating kapaligiran. Wala na tayong oras mga kaibigan at ako'y kinakalabit na ng aming production assistant si Reynold Ong. Ang masipag na production assistant ng aming producer, ang Mindanao Examiner, Regional Newspaper, at bago tayo magpaalam, nais tayo magpasalamat sa aming bagong media partner, ang Zamboanga Post. At syempre, ang First Standard Finance Corporation, kung nais ninyong mag-loan o kaya ay magdagdag ng negosyo, magpagawa ng bahay, renovation, bumili ng sasakyan bago man luma, at kulang ang inyong pera o wala kayong pera, maaari kayong mag-loan sa First Standard Finance Corporation sa Zamboanga City. At maaaring nyo kayong tumawag sa kanilang telepono bilang 992-5480 or sa cellphone nila na 0995-520-2358 for Standard Finance Corporation. Sagot sa inyong problema sa salapi. Wala na tayong oras. Maraming salamat mga kaibigan sa lahat ng mga nakinig sa atin, yung mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Ano nakasubaybay sa MindanaoExaminer.com. Ganun din sa ating mga overseas Filipino workers. Ano talaga naman nagpapakasikap upang mapakain, maitaguyod ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Dakila kayo, mabuhay ang ating OFWs. Hanggang sa susunod mga kaibigan, sa susunod bukas, tupad yung Balingo de la Cinto, nagsasabing, I love you, mamua, chup chup.